Sino nga ba sina Mateo, Lucas, Marcos at Juan? May sagot ka ba, kapatid? Before we proceed, kayo po ay aking inayayahan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Simulan na natin! Ang maikling paglalahad na ito ay tinangka upang bigyan daan ng magandang ugnayan ng Muslim at Kristiyano sa larangan ng relihiyon. Ang Islam at Kristiyanismo ay kapwa naniniwala sa Diyos at sa mga propeta ng Diyos. Ang Islam at Kristiyanismo ay may pagkakaalintulad sa maraming aspeto. Ang tanging kaibahan ay nakasalig sa katauhan ni Jesus. Ang Kristiyanismo ay naniniwala na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at siya ay anak ng Diyos. Ngunit, ang Islam ay naniniwala kay Jesus hindi bilang Diyos kundi bilang isang dakilang propeta ng Diyos. Walang Muslim ang maaaring maging ganap na Muslim sa tunay na diwa ng Islam kung tinatalikdan niya si Jesus bilang propeta at sugo ng Diyos. Naniniwala ang mga Muslim na si Jesus ang siyang Mesiyas. Naniniwala ang mga Muslim na si Jesus ay ipinanganak ni Birhen Maria na walang kinasasangkutang lalaki sa kanyang paglilihi. Naniniwala ang mga Muslim na si Jesus ay nakapagpagaling ng mga bulag at kitungin sa kapahintulutan at kapangyarihan ng Diyos. Kung atin lamang bibigyan ng masusi at makatotohan ng panaliliksi at makabuluhang pag-aaral ang tunay na pangyayaring umiikot sa buhay at katauhan ni Propeta Jesus na napapaloob sa banal na Quran at Biblia, kakambal ng realistikong pag-uunawa sa buhay niya, maaaring ito ang daan upang mapatid ang matagal ng di pagkakaunawaan ng magkabilang panig. Balikan natin ang katanungang sino nga ba sina Mateo, Lucas, Marcos at Juan. Ang Biblia, ang pangunahing aklat na pinagkukunan ng lakas ng pananampalataya sa Diyos ng mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng pare at pastor ay buong pusong inasa nila ang kaligtasan ng bawat isa. Sa halos 2 bilyong Kristiyano, ilan kayang porsyento ang nagsasaliksik ng nilalaman nito? Maaring wala pang 2%, at kung meron man, ay nagiging Muslim. Bakit kaya? Sila raw ang 4 na kilalang apostol ayon sa pagkakaalam ng Kristiyano na gumawa ng Biblia. Si Marcos ay pinaniniwala ang gumawa ng unang aklat, subalit siya ay hindi apostol ni Jesus. Hindi rin niya inabot si Jesus. Subali, ang nakapagtataka, mas nauna pang ilimbag ang ginawa niyang aklat. Saan siya kumuha ng kaalaman? Si Lucas na gumawa ng ebanghelyo ay isang hintil. Ibig sabihin, hindi Hudyo at hindi rin siya isang apostol at hindi rin niya nakita si Jesus. Si Lucas ay isang pribadong doktor ni Pablo na isa ding hindi apostol ni Kristo. Saan siya kumuha ng kaalaman? Si Mateo, na kilalang Levi, ay pinaniniwala ang apostol ni Jesus. Subalit, ang nakapagtataka, ang laman ng aklat niya ay hango sa aklat ni Marcos. Kung totoong tunay na apostol ang gumawa ng aklat ni Mateo, bakit sa kanyang talata, si Jesus ay ipinanganak sa bahay? Taliwa sa talata sa Lucas na ito ay pinanganak sa sabsaban, bagay na inayunan sa hader. Bakit hindi natukoy ni Mateo ang tamang lugar ng kapanganakan ni Jesus? Dahil ba sa hindi na nabanggit ni Marcos ang pangyayari sa kanyang kapanganakan? Ang aklat ni Juan ay pinakanaiiba sa lahat. Base sa pagsusuri, pinakamalayong aral ang aklat na ito upang palabasin na siya ay ang tunay na apostol ni Kristo. Maraming katanungan kung sino ang Juan na gumawa ng aklat. Subalit,
Ang pagpapatunay niya na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao ay katotohanan siya ay hindi apostol. Dahil yan ay taliwa sa aral ng tatlong ebanghelyo. Katanungan. Kung ang gumawa ng Biblia ay hindi tunay na apostol, paano ito makatutulong sa ating kaduluwa patungo sa paraiso? Ito ay patunay lamang na ang gumawa ng Biblia ay anti-Christ or anti-Kristo. Narito ang mga halimbawa. Tunghaya natin mga kapatid. Number 1. Ang panunukso ng Diablo kay Jesus. Mateo 4 verse 11. Inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya ay tuksohin ng Diablo. Paano naging Diyos si Jesus kung siya ay tinutukso ng Diablo? Ang Diablo ay isa lamang nilikha ng Diyos. Walang kapangyarihan ang maaaring makapaghamon sa Diyos sapagkat ang lahat ng kapangyarihang taglay ng isang nilikha ay nagmumula sa Diyos na siyang may hawak ng ganap na kapangyarihan. Katulad ng nakasulat sa Biblia, Bagong Tipan, ang tunay na Diyos ay hindi natutukso. Saan natin mababasa? Santiago 1 verse 13. Sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi matutukso at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Karagdagan. Ang pagpako kay Jesus. Mateo 27 verse 35. At nang siya ay kanila nang maipako sa krus, maaari bang ang tagapaglikha ay ipako ng kanyang nilikha? Ang kapangyarihan ba ng inilikha ay maaaring mangibabaw kaysa kapangyarihan ng tagapaglikha? Dito lamang sa pangyayaring ito, makikita natin na kung ganap nating bigyang katuwiran at tamang kaisipan, magiging maliwanag sa atin na si Jesus ay hindi Diyos, kundi taong may taglay na kahinaan at pangangailangan. Iba ang tagapaglikha at iba rin naman ang nilikha. Ang tagapaglikha ay mananatiling tagapaglikha at ang nilikha ay mananatiling nilikha. Number 2. Ang pagtutuli kay Jesus. Lucas 2 verse 21. Makaraan ng 8 araw upang tuliin siya, tinawag siyang Jesus. Ang pagtutuli ay isang gawaing may layuning mapanatili ang kalinisan. Ito ay unang ginawa ni Propeta Abraham at ang panganay na anak na si Propeta Ismail bilang tanda ng ganap na pagsunod sa kasunduan ng Diyos. Ang gawang pagtuli ba ay maaaring iugnay sa Diyos na ganap at puno ng kadakilaan? Astagfirullah. Pakisagot nga mga kapatid. Number 3. Ang araw ng paghuhukom. Marcos 13 verse 32. Sapagkat sa araw na yaon o oras na yaon, kahit ang mga anghel sa langit, kahit anak, kundi ang ama. Si Jesus ay nagsabi na walang tao o anghel at maging ang kanyang sarili ang nakakaalam sa araw ng paghuhukom. Paano naging Diyos si Jesus kung ang araw ng paghuhukom ay hindi niya batid? Ang tunay na Diyos ay nakababatid ng lahat ng bagay. Ang lahat ng galaw, pangyayari at kilos ay nasa kaalaman ng makapangyarihang Diyos. Number 4. Ang banal na salita ni Jesus. Juan 14 verse 6. Ako ang daan at katotohanan. Ang bersikulong ito ay hindi dapat ipakahulugan na si Jesus ay Diyos. Ang lahat ng propeta sa kani-kanilang panahon ay itinuturing na daan at katotohanan sapagkat sila ang pinagkakatiwalaan ng Diyos upang akaya ng lahat ng tao sa landas tungo sa kaligtasan. Ang mga propeta ang siyang may hawak ng katotohanan. Halimbawa, sa panahon ni Propeta Noah, sino man ang hindi sumunod sa aral ni Noah ay nalunod. Sa panahon ni Propeta Moises,
lahat ng taong nagtakwil sa mensahe ni Moises ay nalunod din. Ang daan at katotohanan ay taglay ng lahat ng propeta. Kung ang daan at katotohanan ay para lamang kay Jesus, paano na lamang ang mga taong nauna sa panahon ni Jesus? Sila ba ay walang kaligtasan? Ang Diyos ay makatarungan at hindi niya maaaring gawin ang isang bagay na hindi makatuwiran. Mga kapatid, ang kaligtasan ng lahat ng tao ay matatamo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga propeta, sapagkat ang pagsunod sa kanila ay pagsunod din sa Diyos. Magkakaroon lamang ng kahulugan ang pananampalataya ng isang tao kung sinusunod niya ang mga aral ng propeta, sapagkat sila ang tanging daan at katotohanan. Hanggang dito lang muna tayo mga kapatid, at sana ay mayroon kayong natutunan. At lagi niyong tandaan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming 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 salamat po. Bye-bye!